Eto. Eto ako mismo po ito. Nung nasa Pilipinas pa po ako. Eto na. Ayan. Nung nasa Pilipinas pa po ako, sabi ko, ayan ako, nakasalamin pa. Ganyan po ako kapag wala sa camera. Pag wala pong vlog, yan po ganyan. Pero pag may vlog, tinatanggal ko lang yung salamin ko. So, nung nasa Pilipinas po ako, sabi ko sa sarili ko, gusto kong magkaroon ng isang YouTube channel na tungkol sa history. Kumbaga ganun po eh. So, ang ginawa ko po, umorder ako ng history book sa Lazada. Siguro dalawa o tatlo yata yung in-order ko. Which is nasa Pilipinas, hindi ko na pinansin masyado pagkatapos po eh. So ngayon, sabi ko, ang gagawin ko, i-research ko muna, maigi, babasahin ko yung mga libro, tapos pagsasama-samahin ko. Pagkatapos, saka ako i-vlog. Gagawan ko ng nung mga pictures, i-compile ko, ganun yung iniisip ko, saka ako i-vlog. So, natanggap ko na po, sa madaling salita, natanggap ko na yung libro. Dumating, excited ako eh. Pagbukas ko, ito po ang bumungad sa akin. Ayan, ibon. Yan po ang mismong bumungad sa akin. So, nung binasa ko po, siguro, mga 3 peraso po yata to eh. Nung binasa ko, sabi ko, aba, okay ah. Meron pang mga previous sila. So, binasa ko, sa ngala ng poder, sabi ko, aba, mukhang dito pa lang eh, meron ng ano. Parang medyo may gustong ibig sabihin na agad to. May 2 taon, ito binasa ko na, may 2 taon na lang ang administrasyong Duterte. Subalit, tila wala itong balak na lisanin ang poder. Oh. Which is, ano po, wala na po ang Pangulong Duterte sa pagka-presidente ngayon, di ba? Sa nagdaang 4 taon, inasikaso nito ang pagpapayaman ng mga dayuhan na mumuhunan at mga oligarkiya sa ekonomiya. So, sabi ko, aba, laban sa ano to? Laban sa administration to, laban sa gobyerno ng Pilipinas tong previous nila. So, maputol ko lang po dyan. Sabi dito, is pinayaman ng ating Pangulong Duterte ang mga oligarko. Eh, di ba po, yung malalaking kumpanya, yung Mighty, yung mga PAL, oligarchs na yung mga ABS-CBN, lahat po yan siningil ng tax. Di ba po? Kaya eto, mali yung sinasabi nito. Walang katotohanan yung sinasabi nito. Nakalagay pa dito, kasama na rin ang sirkulo ng Pangulo, gayon din ang pagpapatibay ng kamay na bakal sa pamumuno. Lalo pang namalas ang ganitong direksyon ng gobyernong Duterte sa kung paano nito hinarap ang COVID-19. Tumampok ang makadayuhang makanegosyo, autoritarian ng pansariling tunguhin ng kanyang rehimen sa gitna ng pinakamalalang krisis. So sabi ko, aba, laban sa gobyerno to ah. Umorder lang ako ng libro ng history. Tapos, eto na yung kasama nila. So ibig sabihin po, etong mga taga makakaliwa, etong mga laban sa gobyerno, pati po yung mga Lazada pinapasok na nila. Upang sa ganon, baka sakali, nagbabaka sakali sila na makahimok ng tao, magalit sa gobyerno, at ang ending, lumaban sa gobyerno. Di po ba? Parang may mali. History book yung in-order ko. Pero ang mga natanggap kong previous, laban sa gobyerno. Which is, kung ano pa po yung mga nakasulat dito, wala pa pong katotohanan. Dahil po, kung meron mang presidente
na ang mga oligarko eh magagalit sila, for sure, yun ang Pangulong Duterte. Diba? Kasi hindi sila makapuwarma kay Pangulo eh. Tapos ang sasabihin nila dito, pinayaman ang mga oligarko. Kaya dapat eto ah, hindi ko na kasi maalala kung sino yung ano eh. Sino yung pinagbilan ko eh. And yung application ko ng Lazada, hindi ko na din makita. Kaya dapat po eto maimbestigahan din. Di ba? Ipapakalat mo, kumbaga, ano pwedeng ikaso dito sa mga to? Na kumbaga nagpapakalat ng maling impormasyon, nagpapakalat ng mga hindi totoong bagay laban sa gobyerno. Oh, parang inuudyo ka muna din ang tao na mag-alsa. Di ba? Oh. Kaya po kung sakali, lalo na yung mga anak ninyo ha, ang hihilig sa mga ano niya, Lazada, ano pa ba, Shopee, oh. Eh baka sa mga simpleng ganito, mga simpleng pa-order-order nila, tapos merong mga previous na ganyan, naging interesado, binasa. Kumbaga, na-brainwash sa simpleng pagbasa. hindi nyo alam, biglang kinabukasan, biglang may mga lakad-lakad na, yung pala, eh ano, nakikipagkita na sa mga to. Oh. Antabayanan po din natin, ano, dahil, kung saan po yung kumbaga nahihilig po ang Pilipino talaga sa mga deliver na ganyan eh. Kombinyente eh. Kung saan alam nila na kaya nila na makakarating sa mamamayang Pilipino yung kanilang mga mensahe eh ginagawa po nila 'yan. Gumagawa po sila ng paraan. Ano po, no? Kaya ingat, ano? Hay nako. Nag-upgrade din sila. Tingnan nyo, Lazada na, ano? De-deliver pa sa mismong bahay ninyo. Oh. Huh. So, ayun po ang ating mga talakayan ngayong araw na to. Mag-iisang oras na din po tayo. Pero bago po tayo mag-tapos dyan sa 300 or magpo-400 viewers na yan, baka naman sakali na pwede nyong i-press yung like button dyan para mas i-suggest tayo ni YouTube. And dun po sa mga bagong pasok, at ngayon pa lang nakita ang channel na to, don't forget to subscribe na din po. And please, press the notification bell. I-all nyo na. Para kapag po naka-livestream tayo, lagi pong kumbaga, kakalembang sa inyo, no? So bago po tayo magtapos, gusto ko pong i-shoutout muna. Ayan, si Janice Bailon na kanina pa. Ano yan? Mga lefties. Hay nako. Mahal na kita. I love you too. Okay. So, sino pa ba? Nandiyan din po si Ma'am Lynn Garcia. Nandiyan si Annalyn Daway. Peter Alugano. Sino pa? Clarito Letran. Ludivina Balmores. Si Ma'am Course Channel. Ayan po. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw dito sa ating Mark Ramos channel. Ano po? And mai-promote ko na din po bago po kayo magsilabasan, ano, bago po kayo maglabasan dito. Ipapakita ko na din po sa inyo. So syempre po, alam niyo naman po na politika ang ating mga topic, eh gusto ko lang pong i-promote itong other social media po natin, ano? Meron po dito tayong social media account sa Mark Ramos, sa Facebook po yan. Hanapin nyo lang po. And ang ginagamit at pinapanooran nyo po itong Mark Ramos channel. And pakisuportahan na din po itong Mark Ramos backup channel po. Kung sakali, dahil nga politika ang ating mga discussion at meron tayong masagasaan, biglang nawala itong Mark Ramos channel, pwede po nating gamitin itong backup na Mark Ramos, etong Mark Ramos backup po, ano? At doon sa mga mahihilig sumayaw-sayaw dyan, doon sa mga mahihilig manood ng sayaw-sayaw dyan, sundan nyo din po kami sa TikTok at Mark Ramos 1819. Pero wag po kayo umasa, nasasayaw po ako dyan, ha? Hindi po ako sasayaw dyan. O, so yun lang po. Don't forget to like na din po bago kayo lumabas. Maraming salamat. God bless.
Ingat tayong lahat.